Shoutout sa lahat ng mga solid Marsai supporter natin. Sa mga bago, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe, i-likes at i-share ang ating video. Paki-hit ang notification bell button para magiging updated kayo sa ating mga bagong upload. Paki-support na din ang channel ng aking kapatid, ang Palatandaan. Kung gusto ninyong magiging kapamilya ng ating channel, mga idol, paki-hit na lang ang join button. May babayaran kayo na 49 pesos within a month. Sa bawat comment niyo sa ating mga bagong upload, mayroon kayong badge bago ang inyo ang pangalan. Shoutout nga pala sa lahat ng ating mga member at maraming salamat sa isang taon na pagsusuporta at pagmamahal sa ating mga channel. Shoutout din sa lahat ng mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga blind community, sa laging nagkukomment sa ating mga upload, lalong-lalo na sa mga OFW sa buong mundo. Mabuhay po kayo, mga idol. Simulan na po natin ang ating kwento. Nagbabakasyon ang pamilya nitong si Numer sa bahay ng kanyang lula doon sa bukirin ng Canlasog. Matagal na din na plano niya ito. Ilang taon din ang kanyang ibinuhos sa labas ng bansa para magkaroon sila ng medyo karangyaan sa buhay. Isang engineer itong si Numer at nakapag-asawa ito ng isang tailor ng bangko. Ngunit ang panahon na nag-resign na ito bago pa siya lumipad palabas ng bansa para mas matutukan ang mga anak nila at ang pag-aalaga sa bahay. Ngayon, kailangan muna nilang mag-relax. Lumanghap ng maaliwalas at priskong hangin sa bundok. Kasama ni Numer ang kanyang nakakabatang kapatid na si Roland. Habang nasa abroad itong si Numer, pansamantalang naninirahan ito sa kanyang tiyahin na nakatira doon sa kabilang bahagi ng bundok. Kasama din sa pagpunta doon sa kanilang lumang bahay ang asawa nitong si Numer na si Andrea at ang dalawa nilang anak. Kasama din nila ang lulo nitong si Andrea na si Lulo Silino at ang kapatid na babae ng asawa ni Numer. Kasalukuyang paakyat na sila ng bukirin ng bundok ng Canlasog. Masayang masaya ang mga ito dahil unang bakasyon nila ito doon sa lumang bahay nila ni Numer. Tiyak nilang magiging masaya ang kanilang bakasyon. Kakaiba kasi ang ganda ng bukirin. Isang bisis pa lamang na nakapunta itong si Numer doon sa lumang bahay nila. Dahil hindi naman talaga sila nakatira doon, ang kanilang lula itang ang naninirahan sa lumang bahay kasama ang dalawang utusan. Nakapunta lamang itong si Numer noong bata pa siya nang mamatay na ang kanilang lula. Ang pagkakaalam nitong si Numer, may katiwala sila doon na paminsan-minsan na naglilinis sa bahay nila. Makalipas ang mahigit sa isang oras na biyahe, papasok na sila ng Kakahuyan. Ang lumang bahay nila ni Numer, nakatayo ito sa Kakahuyan na malapit doon sa may ilog. Nag-iisa lamang ito doon dahil ang karamihan ng mga kabayan nando doon sa kabilang bahagi pa ng lugar. Matatanaw mo din sa lugar na ito ang malawak na palayan at sagingan. Ilang sandali pa pagdating nila doon sa lugar, nagulat itong si Numer dahil sa nakitang nagkalat na dumi at mga baging sa buong paligid ng bahay. Maraming mga nabubulok na din na mga dahon ang nasa kapaligiran, na ang ibig sabihin mukhang matagal na ang panahon na walang tumatao dito at walang naglilinis. Nadismaya man ang mga ito, pero nandito na sila. Ang plano ni Numer, dahil may nakikita silang kapitbahay kanina doon sa gilid ng palayan, pinuntahan nila ito ni Roland para makahingi ng tulong sa paglilinis sa labas at loob ng bahay. Magbabayad lamang ang mga ito. Naiiwan muna pansamantala doon sa labas ng bahay ang kanyang asawa at ang mga kasamahan nito.
Lumipas ang ilang minuto. Pagdating nila doon sa dalawang bahay, nagpakilala muna ang mga ito at sinabi na ang kanilang pakay. Ngunit kakaiba ang reaksyon ng mga ito. Kita nila ni Numer na parang takot na takot ang mga mata ng mga ito. Tinanggihan ng mga ito ang kanilang paghingi ng tulong. Ramdam talaga nila na parang sobrang natatakot ang mga ito, maliban lamang sa isang matanda na galing doon sa kusina. Sabi nito sa kanila, "Sige amang, tutulungan ko kayo sa paglilinis. Isasama ko na lamang ang aking apo na si Inkoy." Kita pa nga nila na pinigilan ang matanda ng kanilang mga kamag-anak at hindi nila maintindihan ang pinag-usapan ng mga ito. Mayroon silang naririnig tungkol sa isang demonyo na nakatira raw sa kanilang lumang bahay, lamang lupa at ungga-ungga. Pero hindi nagpapigil itong si Lolo Ramon. Lumabas ito ng bahay at tuluyang sumama sa kanila. Kasama din nito ang apo na si Inkoy, na sa tingin nila ni Numer nasa 15 pataas ang edad. Habang naglalakad ang mga ito, sinabi na nitong si Lolo Ramon na siya ang pinagkakatiwalaan ng kanilang lula noong nabubuhay pa ito, at isa din siya sa dalawang tauhan na kasamang naninirahan ng matanda. Simula nang mamatay ang lula nitong si Numer, hindi na daw siya nagpapakita pa doon sa lumang bahay. Minsan, sinisilip niya ito galing sa medyo kalayuan. Ayon kasi sa kwento nitong si Lolo Ramon, hindi pangkaraniwan ang pagkamatay nitong si Lolo Itang, dahil saksi sila sa nakakatakot ng pangyayari sa araw na iyon. Mayroong mga kakaibang nilalang ang umaatake sa kanila at pati na sa kanyang isang kasamahan. Nakita na lamang niya itong nakabitin gamit ang mga baging sa labas ng bahay. Malamig na itong bangkay. Ang mga kumakalat na mga balita na pinasok daw sila ng mga masasamang loob, hindi ito totoo. Alam ni Lolo Ramon ang buong katotohanan. Nanahimik lamang ito dahil sa takot na baka madamay pa ang kanyang pamilya at atakihin pa ito ng mga engkanto at mga lamang lupa. Pero matagal na din ang panahon na lumipas. Ilang araw at ilang buwan na siyang binabagabag ng kanyang konsensya. Laging nagpapakita sa kanyang panaginip itong si Lolo Itang. Ngayon na mayroon ng kamag-anak ang napunta dito sa kanilang lugar, kailangan na niyang gumawa ng paraan. Totoong may mga kakaibang nilalang ang nasa paligid ng bahay. Kailangan nila ng matinding proteksyon. Kaya pala may suot na isang medalyon itong si Lolo Ramon. Napalingon naman ang mga ito nang magsalita itong si Rulan. "Katulad ba sa bagay na ito, Lolo Ramon? Isang mabisang panguntra sa mga kampo ng kadiliman." Kaya napalingon na rin itong si Numer at nakita niyang inilabas ng kanyang kapatid ang kwintas na Kristo. Pati itong si Lolo Ramon, napatulala din ito ng ilang segundo at napatitig sa suot na kwintas nitong si Roland. "Iho, kung ganoon, isa kang antinggiro." Ang tanong nitong si Lolo Ramon kay Roland. Ang sagot naman ng binata, "Bago pa lamang ho, Lolo Ramon, nag-aaral pa po ako." Kaya napatanong na din itong si Numer. Hindi kasi ito makapaniwala na ang kanyang kapatid may mga taglay na agimat. "Saan mo yan nakuha, Roland? At kailan pa?" "Sa Lolo Amboy, Kuya Numer, sama sa kanya kahit na saan magpunta. Siya po ang nagbigay nito sa akin at nagtuturo
ng ilang orasyon, Kuya Numer. Napatigalgal naman itong si Numer. Kilala niya itong si Lolo Amboy. Kapitbahay ito ng kanilang Tita Aida. Manggagamot ito at natandaan pa niya na may ibinigay din ito sa kanya, isang sinturon na may patalim sa dulo. Ayon sa sabi ng albularyo, gagamitin niya ito kapag may mga kampo ng kadiliman ang magpapakita sa kanya. Naalala pa niya ito, ang sinasabing sinturon, matagal nang hindi niya ito suot. Simula pa ng mangibang bansa itong si Numer. Pero itinatago niya pa rin ito. Hindi siya sigurado kung saan. Nakakalimutan na niya ang kanyang naalala. Nasa kanyang dating bag ito nakatago kung saan nandoon ang kanyang ibang mga mahalagang kagamitan. Muling nagpatuloy ang mga ito sa paglalakad hanggang sasapitin muli ang lumang bahay. Ipinakilala agad ni Numer sina Lolo Ramon sa kanyang asawa at sa mga kasamahan nito. Matapos na makapag-usap ang mga ito, pumasok na sila sa loob ng bakuran. Napakaraming mga damo at mga patay na dahon ang nasa loob ng bakuran. May mga ilang sanga din ng punong kahoy at mga baging na pumulupot sa dingding ng bahay. Pero sa tingin ni Numer, matibay pa ang pundasyon ng bahay at wala silang nakitang anumang sira. Wika nitong si Lolo Ramon, unahin nilang linisan ang kaloob-looban ng bahay bago isunod ang labas. Pumasok na ang mga ito ng loob. May kakaiba agad na naramdaman itong si Numer. Yung parang mayroong pwersa na itinutulak sila palabas. Biglang nagsalita itong si Lolo Ramon. Huwag niyo kaming pigilan. Wala kayong karapatan. Kasama ko ang nagmamay-ari ng bahay na ito. Ngunit biglang lumakas din ang hangin sa paligid at mas lumakas pa ang pwersang tumutulak sa kanila palabas. Dahil may paglalagyan.